May squid balls ba kayo sa bahay nyo? Tara, gawan natin ng recipe yan na pwedeng pang negosyo. Kaya kung ito ang iyong ininegosyo, ikaw ang kauna-unahang makakapagbenta nito. Dahil first time nyo lang mapapanood dito, dito sa channel ko. Mamaya, ituturo ko sa inyo kung paano gawin ang masarap na sauce nito. Kaya kung akong titikman nyo, kahit walang sauce, masarap po ako. Yo, what's up mga kaloko? Ako nga pala ang inyong lokong kusinero and welcome to my cooking channel. Ang recipe natin for today ay squid balls barbecue. Pwede mo itong ibenta ng 8 pesos up to 10 pesos ang kada stick nito. Depende kasi yan kung magkano nyo nabili ang mga ingredients nyo. 14 sticks ang nagawa ko dito, pero 21 pieces lang squid balls ang nagamit ko. Ang dami no? Kaya panigurado, kikita ka talaga dito. Basta wag mo lang papautangin yung chismosang kapitbahay nyo. Siya nga pala guys, pwede nyong gamitin mga pictures na to para sa negosyo nyo. Search nyo lang ang Facebook page ko na Lokong Kusinero at i-download ang mga pictures na to. Pinotoshoot ko talaga yan para sa inyo. Ready na ba kayong magnegosyo kahit nasa bahay lang kayo? Kung ready na kayo, tara! Intro muna tayo. Kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod natin mga video. Sarap tamis. Oh yes! Gagamit tayo ng 250 grams squid balls, isang pirasong green bell pepper, isang pirasong red bell pepper, isang pirasong sibuyas, tatlong kutsarang ketchup, isang kutsarang tomato sauce, 3 cloves garlic, 3 kutsarang brown sugar, kalahating kutsaritang asin, kalahating kutsaritang paminta, at 3 kutsarang mantika. Ang complete list of ingredients ay nasa dulo ng video. So ngayon guys, hatiin natin sa dalawa yung mga squid balls. 1/4 kilo lang ang gagamitin ko dito. 21 pieces ang laman nito at 27 pesos ko lang nabili ito. Pero kung mas mahal ang presyo ng squid balls sa inyo, bahala kayo. Basta 27 pesos ko lang nabili ito. Kung gusto nyo makamura, dito kayo mamalengke sa San Antonio. Then, hiwain natin yung sibuyas sa 8 piraso. Sabi nga nila, di baling sibuyas ang iyakan mo, basta wag lang yung ex mo. Alam mo yung feeling na nanonood ka lang ng video para makapagnegosyo? Tapos, pinaalala pa yung sakit na ginawa sa'yo ng ex mo. Next, isa-isa natin tuklapin itong sibuyas. Sunod naman nating hiwain itong red bell pepper. Guys, bukod sa pampaganda ito, pampasarap din ito sa squid balls barbecue nyo. So, tanggalin natin ang mga buto. Then, hihiwain natin to para makabuta ng square na hugis. Pero kayong bahala kung anong hugis ang gusto nyo. Pwedeng circle, rectangle, triangle, o single ka pa rin. Yung tipong nanonood ka lang ng video, pero pinaalala pa sa'yo na single ka pa rin ngayong magpapasko. O diba, kulay Pasko na talaga ang mga ingredients natin. Kanina, pula. Ngayon, green bell pepper naman ang ating hihiwain. So, tanggalin natin itong buto. Ganun pa din guys, hihiwain natin to para makabuta ng square na hugis dito. Sa mga single pala dyan, huwag nyong hanapin dahil kusayan darating. Alam ko naman, matagal mo nang hinihiling yung tamang lalaki. Panigurado, ang ibibigay sa'yo ay may tamang lalaki. Gawin na natin yung sauce. Ilagay natin sa bowl ang 3 kutsarang ketchup, 1 kutsarang tomato sauce, 3 kutsarang brown sugar, 3 cloves garlic, 1 kurot ng asin, 1 kurot ng paminta, at 1 kutsarang mantika. Haluin natin itong mabuti para mag-combine ng mga ingredients natin. So, okay na to. Una nating tutuhugin ang green bell pepper.
Next ay yung squid ball. Then yung sibuyas. Tapos squid ball ulit. Next sibuyas ulit. Then squid ball ulit. Tatlo kasi ang ilalagay natin dito. At ang pinakahuli ay red bell pepper. Oh, di ba? Ang ganda ng itsura. Heto na yung sample ng nagawa natin. Pahiran na natin ng sauce ang ating mga squid balls. Hindi na kailangan i-marinate dito kasi hindi naman karni ang lulutuin ko. Make sure na mapahiran nyo ito ng todo. Baliktarin naman natin para yung kabilang side mapahiran din. Sinisigurado ko sa inyo guys, masarap talagang recipe na to. Dahil kapit na kapit ang sauce sa squid balls ko. Pahiran natin ang mantika itong paglulutuan. Pwede din kayong gumamit ng ihawan na diuling dito. Umuulan kasi sa labas kaya ito na lang ang gagamitin ko. Ilagay na natin mga squid balls barbecue. Guys, mabilis lang maluto ito ah. Baligtarin naman natin to para maluto ang kabilang side. Grabe, nakakagutom ang amoy nito. Pwede din itong ipanghanda ngayong Pasko kung talagang nagtitipid kayo. Pahiran ulit natin ang sauce para kapit na kapit ang lasa. So, okay na to. Tara, makakain na. Heto na ang ating squid balls barbecue. So, tikman na natin to. Sarap tamis. Try nyo na din ang recipe na to. Pwede nyo ibenta ng 8 pesos up to 10 pesos ang kada stick nito. Kaya kung ihaw-ihaw ang ininegosyo nyo, isama nyo na din to sa mga itinitinda nyo. Pwede din kayong magpo-order muna online. Gamitin nyo lang ang mga picture ko. Tapos ilagay nyo na lang sa styro. Kaya kahit nasa bahay lang kayo, makakapagbenta talaga kayo. Pero huwag mo lang ipapakita sa anak mo. Dahil panigurado, ubos talaga ang mga paninda mo. Kung nagustuhan mo ang recipe ko na to, palike naman itong video ko at pasubscribe na din sa channel ko para ma-update kayo sa susunod na recipe na pang negosyo. Mag-comment na din po kayo sa baba para ma-shoutout ko kayo. Pero bago ko tapusin to, shoutout muna tayo. Shoutout po kay Ma'am May Between, Ma'am Jeanette Perez, Sir Earl Ivan Nalayog, Ma'am Sharon Dasilio, Ma'am Lovely Pine, Ma'am Rose Mahilum, Ma'am Pina Inglesa, Ma'am Ivy Okulam, at kay Ma'am Benedicta Kabiling. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayong lahat and God bless. Mga kaloko, heto ng complete list of ingredients ng ating squid balls barbecue. Bye-bye. Bye-bye.